Siya nga, nagpunta ako sa bahay niya. Pero nangako kang hindi ka makikipagkita sa kanya. Mama, hindi ako nakipagkita sa kanya. Pinuntahan ko si Alicia at nasa panganib siya ngayon dahil sa akin. Huwag nandito, pakiusap, huwag kang babangon. Kailangan ko pumunta sa bahay ni Soraya. Kailangan ko ilayo si Alicia mula sa tabi niya at ganun din si Aling Esperanza. Papatayin silang dalawa ni Soraya. Uminahon ka, anak. Gusto ko makasama si Yaya Esperanza. Imposible yan. Parating na ba ang doktor? Hindi. Hindi siya darating. Sinabi mo ba sa kanya na huwag pumunta? Hindi ako. Si Aurelia. Pero syempre utos ko sa kanya yon. Napakasama mo. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Ano gagawin mo? Ikukulong kita dito sa kwarto. Anip si Senyorito nandito. Pero hindi pa siya makalalabas ng ospital. Hindi pa rin nila alam kung ano talaga nangyari. Hello? Pwede po bang makausap ang ama ni nandito? Wala siya rito, iho. Sino ba ito? Kaibigan ni nandito. Nasabi na po ba sa inyo na dinala siya sa ospital? Oo, may pinsala siya. Pero saan ba nangyari yon, iho? Alam mo bang nangyari? Ibinaba niya. Anak, nag-hallucinate ka lang. Hindi, mama. Sinaktan ni Soraya si Alicia. Sinubukan siya ipagtanggol ni Aling Esperanza pero walang awa siyang inuntog ni Soraya sa pader. Pagkatapos ay sinaksak niya ako gamit ang gunting. Ay, Diyos ko, nandito. Hindi ako makapaniwala. Talaga bang ganito kasama si Soraya? Bakit ka ba niya sinaktan, anak? Dahil nakita niya kami ni Alicia, mama. Sinugot ako ni Soraya, mama. Totoo yun. Ang mahalaga ngayon ay mailabas natin si Alicia at si Aling Esperanza. Yun ay kung hindi pa sila patay. Ay, nandito, anak ko. Mama, hindi kayo pwedeng magsayang ng panahon. Kailangan gumawa kayo agad ng paraan. Kumusta na si nandito? Masama po bang kondisyon niya? Hindi. Ayos lang siya. Medyo nasaktan lang siya, yun lang. Meron siyang kasamang nurse ngayon. Bakit ganyan ang itsura mo? Alam ko na kung sinong nanakit sa kanya. Sino ang may gawa nito, Maria? Kilala ba namin ang taong yun? Sinabi niya, si Soraya. Wag mo akong ikukulong! Kung sisigaw ka ng sisigaw, lalo kang magmimistulang baliw sa mga makakarinig sa'yo. Kung hindi man, paniniwalaan ko silang baliw ka. Sweet dreams. Ilabas niyo ako rito. Huwag niyo akong ilalayo kay Yaya Esperanza. Ipagkagamot ko siya. Huwag mo akong ikulong dito. Buksan mo tong pinto. Buksan mo tong pinto, Soraya. Huwag mo gawin to sa akin. Gusto ko makasama si Yaya Esperanza. Gusto ko siyang makasama. Desperado na siya dahil gusto niyang puntahan sina Alicia at Esperanza at ilabas sila sa bahay na yun. Ako na ang bahala. Ako mismo ang pupunta sa public ministry bukas ng umaga. At hihiling ako ng isang investigasyon para mailabas sina Alicia at Esperanza sa bahay ni Soraya. Dalhin niyo siya sa kwarto ko. Sa silid po ninyo, senyora? Oo. Gusto kong ako mismo ang personal na mag-alaga sa kanya. Ay, Diyos ko. Saan po namin siya ihiga, senyora? Saan pa nga ba? Sa kama. Hindi ko pa rin alam kung ano nangyari kay Aling Esperanza. Nahulog siya sa hagdan, Cipriano. Tama ba, Aurelia, na nahulog siya? Opo, senyora. Opo. Sige na.
Pwede nyo na siyang iwan sa akin ngayon. At wala kayong sasabihin kahit kanino tungkol dito. Naiintindihan nyo? Sige na, magpahinga na kayo. Tumigil ka na sa kakaungol mo, tanda. Akala mo naman talaga nasaktan. Alis na ako, anak. Huwag kayong magsaya ng oras, papa. Isipin niyo na baka patay ni si Aling Esperanza at wala na makaalam kung nasan si Alicia. Huminahon ka nandito. Gagawin ko ang lahat na magagawa ko. Dahil tiwala ako, naligtas ka na ngayon sa peligro. Sasabihin ko sa mga otoridad ang lahat ng sinabi mo sa amin. Opo, papa. Malino ang pag-iisip ko at lahat ng sinabi ko sa inyo ay totoo. Babalik ako agad, anak. Mama, terrible po ang gabing yun. Parang isang bangungot. Isang bangungot na hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Huminahon ka lang nandito. Si Daddy nang bahala sa lahat. Narinig mo naman siya. Aray, ang sakit ng braso ko. Nagkamali ako sa pagpunta sa bahay ni Soraya. Lahat tayo ay minsan nagkakamali sa buhay natin. Ganoon lang talaga yun. Ganoon ang buhay, kaya huwag ka nang mag-isip pa. Opo, Lolo. Hindi na maaaring makapanakit pa si Soraya. Pagbabayaran niya rin balang araw ito, mama. Ngayon niya na ito pagbabayaran. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi na natin ito palalampasin. Mananagot na siya.